Magandang hapon, netizens. Ngayon po ay araw ng Linggo, October 23, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Northeast monsoon ang nakakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon, habang ITCZ nakakaapekto sa Mindanao. Samantala, patuloy pa rin na minomonitor ang LPA na nasa labas po ng ating area of responsibility dahil inaasahang papasok ito ng ating PAR at posible itong lumakas bilang isang tropical depression o bagyo. At papangalan itong paeng ng pag-asa sakaling tuluyan na po itong naging ganap na bagyo habang nasa loob ng ating PAR. Ayon sa pag-asa, posibleng mag-landfall ang nasabing bagyo sa may Southern Luzon or Visayas. Ang mga nasabing forecast ay posible pa rin po na magbago kaya patuloy lamang po tayo na mag-antabay ng iba pa nating weather updates at sa mga updates po na ipapalabas ng pag-asa hinggil po sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw, dahil po sa ITCZ, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao. Ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers dahil po sa northeast monsoon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa mga localized thunderstorms. Kaya patuloy pa rin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta po ng pagbaha at pagkuho ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.